ilang pinapasinungalingan ang nakasaad sa order ni Ralph Lee na may petsyang October 2 at saka October 19. No? Hindi totoo na sinabi ng informal settlers na walang informal na ang pickup na walang informal settlers dito. Papago lang kami diyan, Demolition team, pasok! Ordinary natin to. Demolition! Yung ano, para makapasok yung window. Window. Pasok na, bago! Yung masyo lang, masyo! Dalam lang, dalam lang. Masyo lang, para makapasok doon. Kansirin, ha? Kirit, dito ka, magbigay ng instruction kasi hindi naririnig. Dalawa lang, paro ko lang yun. Tawag na lang yung Ayan guys, ano, nakapasok na po yung sheriff at saka mga kapulisan, ano. Ang inano lang dito ay may nakaposisyon kasi na mga guardian at armado, ano. So sana hindi mag hindi magkaputukan, ano. So si Attorney Maligod ay lumabas na, no, kasama yung kanyang asawa. And I don't know, no, anong mayari. So buksan na nila ang gate, ano. So nakapasok na nga tuluyan, ano. Yan sila, nagbanta na rin yung mga security guard niya nakaposisyon sa loob. Sana, no, sana hindi guys. Sana lang natin. Hindi magandang Jagad, ano to, tension ito dahil nga in-implement, ano, ng sheriff yung pag-takeover dito sa compound na to, na kung saan ay yun ang ano, pinag-agawan, ano. Binubuksan na yung gate para makapasok yung buong team ng
clearing, ano? Pero ang ano guys, ay may nakaposisyon kasi ng mga security guard at armado din sila, no? So sana hindi magkaputukan. Ang mga guard ay nakaposisyon dyan sa may container na yan, ano? Hello Lodge, ano, Francisco Antonio Ramirez, ano, nagpasuot ka host, ano, magsuot ka host ng body armor, ano, baka magbarilan dyan, hindi naman sana, ano, Francisco, ano, thanks sa Jagad Channel, ano, Jagad Channel, aming Lodge shoutout guys, ano, ito guys ay attention po ng, ito nga, ano, in-implement na ng sheriff yung pag-take-off sa lupa, ano. Yan na, natanggal na yung barricade. Yan, nakabalik po si Attorney Maligod guys, ano. So I don't know kung ano nga pinag-usapan, ano. Lapit tayo guys para marinig natin yung pinag-usapan. Yan, pasensya na guys na hindi ako makabasa ng comment kasi masukal itong aming dinagdaanan, ano, madamo. Babago lang kami diyan, pero tempera ko lang bago lang ako rin kakaupo ko lang ng September ganito, okay yung division mo pasapin mo yung tao mo din i-form mo baka ano, ah baka wala na masyado wala tayo ako sir, yung pan nandiyan yung media sa vlogger ito po yung isa sa rin. So mga kapatid, so hindi ito nasaan yung kwan? Sana yung
Tapos yung kwan, yung sila yung pay ng sige, pahingin nung kwan. Choy, yung dokumento ko. Joy. Magandang umaga po sa inyong lahat, no? Paumanhin po na sa mga nakita ninyo na nire-resist ko yung pagpasok ng mga pulis, lalo na yung sheriff. Dahil naniniwala po ako na yung utos ni Ralph Lee ay hindi mo pwedeng implement sa dalawang rason. Number one, falsipikado yung order ni Ralph Lee. Number two, kalalabas lang yung order ni Ralph Lee noong October 20. Ibig sabihin, meron pa po kaming hanggang November 4 na mag-apela at hindi pa yan dapat ma-implement, no? Ang katunayan po na falsipikado yung order ni Ralph Lee ay meron po akong nakuhang sulat sa Presidential Commission for the Urban Poor na pinapasinungalingan niya yung sinabi ni Ralph Lee sa kanyang order na di umano ay sinabi ng Presidential Commission for the Urban Poor na walang informal settlers dito sa loob. At sabi ng Presidential Commission for the Urban Poor ay kanilang pinapasinungalingan ang nakasaad sa order ni Ralph Lee na may petsyang October 2 at saka October 19. No? Hindi totoo na sinabi ng informal settlers na walang informal na ang pickup na walang informal settlers dito. At makikita nyo naman po na may mga pinayagan kaming manirahan dito na mga informal settlers. No? At nagpalsipikado rin ang kwan, ilang kawani ng local government unit. Ito po yung sinasabi ko na sulat ng Attorney Steve Santillan na di umano ay sinabi niya sa korte na walang informal settlers dito. At yan ang nilagay ni Ralph Lee sa kanyang order. Kaya pinapasinungalingan po niya ito na kanyang sinabi daw. Okay? Pangalawa, may mga nagpalsipika na di umano ay may nakausap silang gwardiya dito na ang pangalan ay Eduardo Reyes. Na ang sabi daw ng isang Eduardo Reyes ay sinabi niyang walang informal settlers dito. Ito rin po yung notarized o sworn statement na sinabi ng Eduardo Reyes na wala siyang nakakausap na kahit sinong kawani ng gobyerno na di umano ay sinabi niyang walang informal settlers dito. So uulitin ko po, bakit namin nilalabanan ang writ of execution na inisyu ni Ralph Lee? Una, ang utos ng Korte Suprema sa kanya ay mag-conduct ng panibagong trial. Wala pa siyang ginagawang trial, nag-issue na kaagad siya ng writ of execution. Inihahambing ko po yan sa isang nagbigay o nag-issue ng isang birth certificate na wala namang pinapanganak. O nag-issue ka ng death certificate na wala namang namamatay. Yan po ang sinasabi na depekto sa writ of execution ni Ralph Lee. Okay? Itali lang ha, excuse me. So biglang napatigil dahil nga wala sa usapan. Wala! Hindi nga mas mangyayari.
mangyari yan. Ano yung reprobate sa mga kamuha? Hindi mangyari. Hindi mangyari. Paano po ang mga huwes po dapat ay sila yung referee, sila yung umpire. Yes. Eh ang problema po yung huwes na ang nanununtok sa amin eh. Anong gagawin namin kung yung huwes na ang nanununtok sa amin? Mananatili ba kami sa boxing ring o aalis kami sa boxing ring at gumawa kami ng ibang pamamaraan? Kasi kung manatili kami sa boxing ring, eh matatalo kami dahil ang huwes ay nanununtok na sa amin. Isang huwes na katulad ni Ralph Lee, na kinasuhan ko na siya ng criminal at administrative cases. So, ano ang pwedeng gawin ng mamamayan na yung inaasahan nilang husgado na dapat ay patas, ay siya na rin ang kalaban namin? Intindihin po sana ninyo yan. Kaya po namin nilalabanan ito. At pinapaliwanag ko sa kapulisan na meron naman silang legal officer, no? At alam nila na illegal yung orders ni Ralph Lee dahil hindi pa nga nagiging final eh. Kalalabas lang nung October 20. Bakit ba siya nagmamadali itong si Ralph Lee at saka itong sheriff? Inutusan siya ng isang ganid na banyagang negosyante rito sa Pilipinas. Pinagyayabang ng ganid na negosyante ito na malakas ang connection niya sa Malacanang. Dahil malapit daw siya sa First Lady at saka sa President. Sana marinig ko mismo kay Presidente at saka kay First Lady na totoo nga yan. Para naman meron kaming laban kung sakasakali. Si Dartates ng Regional Director ng NCRPO ang nag-uutos nito. At alam ko ang nangyari kung bakit siya ganito ka-excited na ma-implement ito. Kaya paumanhin mga kababayan, kung ang nakikita ninyo ay aming pagkontra o paglaban sa pag-implement ng order na ito. Dahil illegal at hindi pa penal at hindi pa pwedeng i-implement. Naintindihan ko ang kapulisan, pero sana ay maintindihan din ng kapulisan ang aming karapatan bilang mamamayan na meron din kaming karapatan na lumaban sa isang illegal na order. Kaya ang sinasabi ko po sa mga kapulisan natin ngayon, barilin nila ako or huliin nila ako. Dahil that is the ultimate right of a taxpayer and a citizen of the country to resist judicial tyranny, to resist abuse of judicial power. Pati ko yung Korte Suprema ay sinusulatan ko pero hindi sumasagot. So ano ang gagawin naming mga mamamayan na katulad ko? So, pasensya na po kayo at maraming salamat. Kung ano man ang susunod na mangyayari, at least napakinggan ninyo ang aming side kung bakit kami lumalaban. Attorney, pwede po ba magtanong? Tanong lang din po namin, no, kung may mga kabahayan po dyan or mga family nga po, no, may mga kabataan na nakatira po dito sa area. Marami po dito, kaya nga ang nag-meeting kami kahapon sa city government, kaharap ko mismo si Mayor Joy Belmonte. At naipakita ko sa kanya at naniwala siya na merong informal settlers dito sa loob. At inamin ng kanyang mga staff
na hindi sila nagkandak ng actual survey dito sa loob dahil hindi sila pumasok. Kaya nga po, in furtherance to our meeting yesterday, papunta sana ako kay Mayor Joy Belmonte, ito yung sulat ko sa kanya, na sinasabi ko na yung report ng kanyang housing unit ay falsipikado. At sinasabi ko rin kay Mayor na yung order ni Judge ay falsipikado dahil meron ngang sulat galing sa Presidential Commission for the Urban Poor na hindi sila nagkandak pa ng validation at ongoing pa ang kanilang proseso. Pero hindi ko maintindihan na talagang nagmamadali itong si Ralph Lee, itong sheriff na ito, at saka si General Nartates. So, pagpa-openin po ninyo kung ano ang susunod na mangyayari dito. Salamat po. Guys, ano, salamat po. Sabar ng patiwasay nga po noon ni Sheriff at ni Ato. Nagbigyan naman yung sa'yo. So, ayan guys, ano ang...